ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng La Vida Lena para sa araw ng Lunes, pag-uwi ni Vanessa sa kanilang tahanan ay nakaabang si Lucas sa sofa at sinabi sa kanyang asawa na pinayagan naman daw niya lumabas ng bahay si Vanessa ngunit inabuso naman daw ng babae. Patay-mali siya naman itong si Vanessa na ang wika ay ano daw ang ibig sabihin ni Lucas. Tinanong niya si Vanessa kung saan siya nagpunta at bakit ngayon lang daw ito umuwi. Dahilan ni Vanessa ay nakipag-meeting daw siya sa Emperor Line ni Adrian. Kunwaring naniwala naman si Lucas at tinanong uli si Vanessa kung bakit tinakasan nito ang kanyang mga bantay. Palusot naman ni Vanessa ay hindi lang siya napansin nung umalis daw siya. Napikon na nga si Lucas at hinablot si Vanessa sa leeg at sinakal. Gigil na gigil niyang tinanong si Vanessa kung nakipagkita itong muli kay Conrad. Namariing itinanggi naman ni Vanessa. Banta ni Lucas ay sa susunod na mahuli niya silang magkasama ay hindi raw nila magugustuhan ang ganti nito sa kanila. Halos hindi na makahinga si Vanessa sa pagkakasakal sa kanya ni Lucas. Sa sobrang gigil ay nasampal ngang muli ni Lucas si Vanessa at saka lumayas. Umiiyak naman si Vanessa sa CR at kinuha ang sachet ng lason na ibinigay sa kanya ni Conrad. Naisip nito ang pinag-usapan nila ni Conrad patungkol kay Lucas. Samantala, isang araw ay nagpadala si Lucas kay Conrad ng isang flash drive na naglalaman ng recording ng ginawang pandaraya ni Conrad noong eleksyon. Galit na sinasabi ni Conrad sa isang tao sa recording na lamang daw ang kalaban nito sa dalawang barangay. Tugon naman ang kausap niya sa recording ay huwag daw mag-alala dahil may anim pa naman daw na barangay at hindi pa tapos ang bilangan. At ginagawa na raw nila ng paraan. Habang pinakikinggan ni Conrad ang recording ay tumawag si Lucas sa kanya na ang tanong ay kung natanggap na raw ba ni Conrad ang pinadala niya. Tanong ni Conrad ay kung saan niya ito nakuha. Tugon naman ni Lucas ay matagal na ito sa kanya. Duda raw ang mga tao kung paano siya nanalo sa eleksyon at hindi biro ang ginawa nitong pandaraya. Hindi rin daw alam ng mga tao na nandaya siya, pero nandoon sa recording na iyon ang lahat ng ginawa niyang pandaraya. At banta pa ni Lucas ay hindi lang yun ang hawak niya. Kaya naman sinabi niya kay Conrad ay tigilan na niya si Vanessa. At bigla na nitong pinatay ang telepono kahit gusto pa magdahilan ni Conrad. Samantala, naghahanda ang maid ng kape para kay Lucas nang biglang dumating si Vanessa. Wika ni Vanessa ay mas masarap daw ang kape kung may kasabay na biskwit. Kaya naman pinakuha niya yun sa maid. Pag alis ng katulong ay nilalagyan ni Vanessa ng lason ang tasa ng kape ni Lucas. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakikita siya ni Jordan. At habang hinahalo ni Vanessa ang kape ay patay-mali siyang dumaan si Jordan. Hinarang siya ni Vanessa at nakisuyo dito na dalhin na lang ang kape kay Lucas. Kaya naman binitbit ni Jordan ang tray na may kape at biskwit papunta kay Lucas. At dito na po nagtatapos ang episode para sa araw ng Lunes. Abangan ang mga susunod na kaganapan para sa araw ng Martes. Salamat sa pakikinig and God bless us all.